specializes in paranormal activities with freebies on the side, such as catering, laundry, plus we have the best spiritistas. Try us. We find you, you find us, Pectus. Kaya halina, Pectusan na kita. Parang may nararamdaman ang third eye ko sa lalaki niya. Masamang masama ang gutok ko sa kanya. I think I found the perfect girl I've been looking for. Right, right, right. You found the right person and that's me. Yes, ikaw nga yun. Sandali lang, pupuntahan ko si Bebe. Huwag, Jay. Huwag mo puntahan. Ano baki mo? Bakit ba? Tol, kliyente yan eh. Pagka sinugod mo, baka mawala pa eh. O di ba kailangan natin ng kliyente? Alam mo pa, ang kliyente at... Alam ko! Eh, bakit ganito ang buhay ko? Sandali! Bakit? Hana! Hira ka. Basta tayo. Actually, may problema ako. Binigyan ako ng parents ko ng isang malaking mansyon. Yes, problema kasi. Haunted yung bahay namin. Don't you worry. We have the best espiritista with special degree in sorcery in Quiapo's famous Sadakot Paraon School of Wizardry. Carmel, please, kailangan mo akong tulungan. Tulungan mo akong paalisin lahat ng multo sa mansyon namin. Paalisin mo sila. Bibigyan kita ng 1 million pesos para paalisin mo lahat ng multo sa mansyon namin. $1 million cold cash. Basta paalisin mo lang lahat ng multo sa mansyon namin. 1 million pesos. 1 million pesos! Oo, kaya namin yan. Kaya. Kaya namin yan. Chicken na chicken lang sa amin yung pagpapaalis ng mga multo. Okay, good. 1 million realness? Here we go! Let's do this! Pectus! Ano ba ka? Kumusta? Wala eh. Tinignan ko na sa Facebook, sa Instakilo, sa Twitter, ni isang picture, wala akong makita eh. Nako, mukhang tama ang kutob ko. Marami itong tinatagong sikreto. Baka meron siyang skandal. Sulukan mo. Oo nga, teka. Jack Olminares skandal. Tama ka, Jim. Meron nga. Meron? Patan mo. Uy! 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 Mga Pectuseros at Pectusera, may pogi ay este bago tayong kliyente. Siya si Architect Jack Colmenares. At dahil kailangan niya tayo, willing siya magbayad ng malaking halaga. Malaki daw. 1 million pesos! Huh? 1 million pesos! Uy, salamat talaga. Sasagot na yung dasal natin. Ayoko! Ayokong kunin natin yung kliyente na yan, Bebes. Bebes, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang may tutulong ng 1 million pesos sa atin? Oo nga. Bebes, alam mo rin bang hindi natin mapakakatiwalaan yang Jack Colmenares na yan? Alam mo rin ba na ang Jack Colmenares na yan ay galing sa salitang Jack at... Huwag mo na ituloy, bagang. Bebest, pakinggan mo ako. Nag-research pa kami, pagkatapos ka namin sundan. Uy. Ano? Sinundan niyo ako kagabi? Oo! Ayaw mo kasi sabi sa akin kung saan ka pupunta. Oo nga! Di ba kapag kliyente, tayong dalawa, bakit isa ka lang magpunta? Eh, bakit ka nagagalit? Yun ang sabi ni Jack na ako lang. Eh, di ba nga may kasabihan sila na the customer is always right? Pasensya na. Total na research na naman. Ano? May nalaman ba kayo? Meron! Alam niyo ba na ang Jack Colmenares na yan ay wala ni isang social media account? Ni isa!
Oh, weird ba yun? Weird yun. Eh, mga ghost account nga, naglipan eh. Tapos yan, isa, wala. Ay, that's weird. Eh, wala naman pala eh. Eh, anong problema natin dun? But wait! There's more! This is the answer. Presenting the Colmenares Mansion. Wala pa! Wala pa! Hindi pa nakplay! Oo, mo naman. May nag-reflect kasi. Mukha mo lang dun. Panoorin nyo. Ang mansyon ng mga Colmenares ay mahigit kalahating siglo ng pinamamahayan ng iba't ibang uri ng multo. Lahat ng nagtangkang pumasok dito, hindi na nakalabas ng buhay. Basta! Huwag na natin ituloy, Bebes. Hanap na lang tayo ng iba! Sandali nga! Kanina ka pa eh. Ano bang problema mo? May problema ka ba kay Jack? Ano? Kasi baka mapahamak tayo, Bebes! Feel ko totoong haunted yung bahay! Eh, yung mga naging kliyente natin, tayo-tayo lang naman nagmumulto-multuhan, di ba? Bebes! Ano bang alam mo sa paglaban sa totoong multo? Peke tayo! Walang may clear power sa atin! Wala kang powers! Hindi mo naman kailangan idiin sa akin na hindi ko namana sa lola ko ang kapangyarihan niya. Kaya nga naghahanap ako ng paraan eh. Akala ko naman naiintindihan niyo kung bakit pursigido ako sa kliyenteng to. Bebes naman, sa inyong lahat, ikaw pa talaga yung magdududa sa akin? Aray ko! Ae, hindi natin kailangan mag-away. Gawan natin ang paraan. Bakla ka, isa ka pa eh. Sakit. Alam mo, ganito na lang. Sige, magbutuhan tayo. Kung sinong sasama at kung sinong hindi. Alam niyo naman na kung ano sagot ko, di ba? Kailangan ko to para kay Lola. Para sa pangtubos ng bahay niya. Ano? Ako! Sige, Gina rin ako. Bagang. Ako ba? Oo nga. Sino pa? Siyempre, sasama ako. Isang million. Bebes, ikaw na lang. Sige na. Gawin mo to para kay Lola. O sige. Para sa akin. Ano? For you and Lola, Gina rin ako. Mas wunderschön na Augen. Talen danen, skupi to biduin, parang tanga towin. Gets mo wen? Bayan. Claire. Nakakaintindihan ba kayo ng salita? Actually, hindi po. Bakit parang naintindihan niya yung mga sinasabi mo? I don't know. I just understand her. Baka may subtitles ang puso. Do you like her? Ich mag sie wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich gern. Aber ich weiß nicht, wie ich ihr sagen soll. That's the problem. Yan! Mas pogi! Ganyan din ako dati. Pumipilipit ang dila kapag si Carmel na ang usapan. Do you like at the Carmel? Naya, sinja sarangago, jowago, kresa kopekago sipunde. But I don't know how to tell her. Tingnan mo. Pilipit pa rin ang dila mo. Annyeong! Afternoon.